Ito ang Pinay Vote Senatorial Forum on Women and Gender Issue. Ngayon naman po, tawagin natin ang ating reactor, Dr. Jenilyn Dalmaco. I would like to take the opportunity to thank everyone here, most especially our senatorial boss. Salamat, maraming salamat. Palakpakan po natin silang lahat. This is really a testament to your commitment to women's issues, women and gender's issues. And I think that speaks a lot. And that's the reason why we are gathered here. And we thank you for your presence. Ang tanong ko lang po, it has been said that when you educate a man, you educate an individual. But when you educate a woman, you educate a generation. My question is very simple. In your opinion, since your main responsibility would be to legislate, what do you think are the gaps in legislation when it comes to women, and what would be your recommendations? In general, kasi my foreign friends always tell me, we have the best laws. Like, we have laws that maybe other countries have not even thought about. But that's why if you are called to legislate, even if it's not, I mean, it doesn't have to be education, although this is the part, no? You can answer beyond education, beyond health, or beyond youth. Pero sa tingin nyo, ano yung gap? Ano ba yung pinaka-missing? And as a legislator, what would you do to push for that? Maraming salamat. Ito po yung mga gap nakikita natin. Nakikita natin, the country today, there is always a discrimination. Okay, if we have discrimination in our country, we cannot solve the problem, any problem in our country today. Not only for the youth, not only for the human. Like in the Muslim area, we have 24 senators in our country today. 21 in Luzon, 3 in Visayas, none in Mindanao. What is justice, equality? Meaning there is always a discrimination. Out of 100% income of the national government, 65% came from Mindanao, 35% Luzon and Visayas. Without Mindanao, the Philippines can never stand alone. But in terms of development, what the national government did, they only give 5 to 10 to 15%. Meaning there is always a discrimination. So in terms of education, we have to establish an equal footing of rights. Because even God, we are created by God by fear, rational and irrational. We have to establish an equal footing of rights in any aspect of right. Right of social right, political, moral, and all aspect of right. Thank you. Malawak po yung tanong. Subalit, you know, our country has become a country where politicians no longer obey the law. They are an exception to the law. You know, lahat tayo susunod sa batas. Subukan mo, parehas kayo mahuli for beating the red light. Ikaw huli siya, hindi. We need justice here. And we need the law implemented. And we need people who abuse the law in their position and power put all to jail to reform the system. It's really a broken system. It's really a broken, corrupt government. One thing I will do other than budget reform, itemize the budget, lower down and simplify taxes, is that I will push for a jury system so that all cases filed in the courts will be promptly resolved, and then people will be held accountable. Pag natuto na matakot ang tao sa batas, titino na po ulit yan. Aasenso na maraming Pilipino. Salamat, Ginoong Berica. Ginoong Gadon. Sa palagay ko ay kumpleto na ang mga batas tungkol sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga babae. Ano? Meron tayo dito ng Magna Carta for Women at meron tayong mga provision doon na nagbibigay ng tunay na karapatan sa mga babae magmula sa kanilang sali sa pakipaglahok sa gobyerno. Ano? Ngayon, yung bilang ng mga babae na nasa gobyerno, siguro dapat na rin naisipin ninyo, lalo na yung mga may kakayahan na maglingkod sa gobyerno, alalahanin niyo yung sinasabi ni Plato na the penalty for not participating in politics is that you will be governed by your inferiors. So, kung sa tingin ninyo, mga babae, no, kita nyo si Commissioner Guanzon, no, kung sa tingin ninyo ay meron kayong kakayahan na maglingkod, ay talagang makihalo kayo, makilaho kayo. Yun ang paraan dyan. Sapagkat meron na tayong mga batas na nagsabi na kayo ay dapat hindi i-discriminate. So, nasa sa inyo na yon, nasa sa mga babae na yon kung paano nila implement yan. Ngayon,
Okay, maraming salamat po. Salamat. Sir, yes. Oh. Gusto ko lang ho bigyan din yung tatlong marginalized sector na kadalasan kababaihan po ang sumasalo. Solo parent, person with disabilities, and special education or children with special needs. Itong tatlong sektor na ito ay kadalasan, halos 90% kababaihan po ang sumasalo. At napakahalaga po na bigyan suporta po ng ating pamalan, especially our local government. We have to get the local government involved dahil direkta po itong mga lokal na pamalan na kumakausap at inaalagaan po ang kapakanan itong mga marginalized sector. Thank you. Okay, to ha. Sundan ko yung magandang halimbawa ni Sherwin at mauupo na rin tulad nating lahat. Opo, maraming batas at maraming spasyo para sa congressional oversight, yung sinabi ni Roman kanina. Pero meron pa rin ilang mga batas na dapat pa rin isulong. Ilan dito yung gender balance bill para ma-address yung napakaliit na percentage ng mga kababaihan sa mga elective at appointive positions sa lahat ng antas ng pamahalaan sa tatlong sangay ng ating gobyerno. Yung batas din at enforcement ng mga existing na batas tungkol sa equal pay for equal work at pagkakataon sa disenteng trabaho ng mga babaeng empleyado. Hindi lamang sa politika, pati sa ekonomiya may underrepresentation ng babae. Strongly represented tayo sa rank and file, more and more strongly sa middle level management, pero kakaunti pa lang nakabasag sa so-called glass ceiling, maging pangulo at CEO, decisive policy makers sa mga korporasyon. Ayan na naman. Very important dun sa it takes you educate a generation. Tignan po natin yung mga batas sa maternal at saka paternal leave. At pahalagahan natin yung reproductive work na ginagawa ng mga babae, lalo, kahit yung lifetime home-based, homemakers, at pati yung dumaraming bilang ng mga lalaki na nag-aalaga na rin ng bata at lipunan, ikwenta natin sa gross domestic product. Pagdating sa legal retirement age ng mga kabaro namin na habang buhay homemaker, dapat may pension din sila. Dahil sila rin ay naglikha ng yaman ng bayan. Yes, Attorney Kapunan. I think ang unang-una nating dapat tignan is the divorce law. Wala po tayong divorce law dito. Sapagkat, pag masaya ang kababaihan, masaya ang bayan natin. Ang marami sa ating kababaihan, nagtitiis na lang sa pagbubugbog ng asawa at sa infidelity ng lalaki. Bakit naman? The Catholic Church recognizes church annulments. Number two, yung ating anti-discrimination bill, which will protect the rights of LGBTs, of single parents, of senior citizens who should not be forced to resign mandatorily at the age of 60 if they are still productive, of our persons with disabilities, an anti-discrimination bill which will be a Magna Carta against discrimination should be enacted. And lastly, yung God budget natin na 5% na wala naman tumutupad doon, dapat lagyan ng penal provisions. Ang local government dapat ikulong ang mga local governments na hindi nagpapasa ng 5% God budget. At it should be a ground for disqualifying them for running for public office. Binibining Ople. Yes, yung sa akin, batay uli sa experience at sa knowledge ko as a former labor undersecretary and as an OFW advocate. Very specific. Una, when I do make it to the Senate, I will really request to be the chair of the Senate Labor Committee. I'd like to review the Overseas Employment Program and the Labor Code. And I'd like to see how we can boost or improve the productivity and employment of women. Because right now, in five, three would be male workers, male employees, and only two would be women. And yung women, usually, yung pa yung contractual. Also, I would like to see a law, amendments to the anti-sexual harassment law. Ang daming mga diplomats who are also guilty of sexual harassment, especially of our domestic workers. And dyan yung sex for flight. So I'd like to include them in the coverage of that law. I'd also like a law against age discrimination in the workplace because a lot of the women are
Oo, abilidad, hindi edad. Yun dapat ang pamantayan. Thanks. Thank you, ma'am. Katulad ng binanggit ng lahat, oversight. Pero meron po ako isang bill na final na hindi pumasa. Ito po yung pag-transfer, paggawa yung physical and sexual violence as a grounds for annulment. Hindi na po dapat siya legal separation lang. Dapat po ang pag naghiwalay, may pagkakataon rin na makapagkasal ulit. Thank you, sir. Ito ang Pinay Vote Senatorial Forum on Women and Gender Issue.